An awesome message, at least for me. Dahil alam niyo, madalas ay hindi first si Lord sa buhay ko. What I mean is that whenever I'm in a situation that really have that problem, yung bang lagi kong iniisip. So, minsan, basta una pang gumawa ng paraan kesa sa tumingin sa Panginoon. And sabi namin last week, in everything that you do and everything that you have, you need to put God first. Because it's not just a suggestion. Alam niyo na hindi suggestion na ilagay si Jesus ang Panginoon bilang una. Hindi yung suggestion, sabi mo sa katabi ko, hindi yung suggestion, ha? It's not a suggestion, it's the law. The law requires us to put God first. Last week, tinanong ko, sino dito ang mga panganay? Sino ba dito ang mga panganay? Panganay, panganay. Ayan, yung mga panganay. Ang mga panganay sa Panginoon ay inaalay. Ihanda ang apoy. Inaalay lahat ng panganay. Sabi sa batas na ang panganay ay dapat ialay. Subalit, itong paano mag-alay? Kumuha ka ng tupa at ialay mo para sa iyong unang anak. Yun ang batas. Ang sabi, ang ari-arian mo kung ano ang meron ka, ang unang sampa, ikapo o yung 10% ay ibigay, ibalik mo sa Panginoon. That's the first. Ito ay batas, hindi ito suggestion. Gaya ng sinabi ko. It's not a suggestion to say na, ay, unahin mo si Lord. Hindi ako pinapayagan ng aking mga magulang. It's okay. Pero doon sa pag nadudong ka sa bahay mo, unahin mo ang Panginoon. Lagi mong unahin ang Panginoon dahil yun ay hindi suggestion. Yun ay batas. Amen. Amen. Parang ayaw niyo yung batas na yun. Ha? Marami sa atin ayaw yung batas na unahin. Paano na lang yung aking mga gagawin sa buhay? Paano na lang yung aking pangarap sa buhay? Sino yung mga pangarap dito? Ha? Marami tayong pangarap, di ba? Dahil, sino dito nangangarap? Ha? Yun, meron kang pangarap. I believe so. At marami sa pangarap mong yan hindi galing sa'yo. Galing yan sa Panginoon na nilagay sa'yo. Amen. Amen. Okay, now, kahit na galing pa yan sa Panginoon, ang importante pa rin, pwede mong ibigay yan sa Diyos. Look at Abraham. Sabi ko last week, look at Abraham. Si Abraham, binigyan ng pangarap. Binigyan siya ng pangako ng Panginoon. At ang pangako, ang kanyang mga henerasyon niya na galing sa kanya ay kasing dami ng bituin sa kalangitan at ng buhangin doon sa karagatan. Sabi ng Bible, ito magiging descendant mo, Abraham, sa pamamagitan ni Isaac. One day, nakaranas ka naman ng isang crazy day? Ha? Yung parang, naman ako maraw to. Yung umpisa pa lang, di ba? Pagkising mo pa lang sa higaan, nauntog ka agad. Yung mga ganun. Tapos tatakbo ka pa lang sa biglang nasanggi ka, hindi ka nakakain dahil late ka na. Yung mga crazy talaga. Ito, crazy talaga kay Abraham. One day, sabi ng Panginoon sa kanya, ialay mo si Isaac ang una at kaisa-isa mong anak. What God is asking Abraham is to offer his dream. Sino dito may pangarap? Ang pangarap mo, i-offer mo sa Panginoon. And that's how it is to have God first in your life because it's the law. Ito ay hindi ko sinasabi sa inyo dahil I get something from it. Sinasabi ko to dahil I know someday God will ask me, what did you do? What did you say to them? Well, I told them, Lord, that they need
that they need to do something with their lives and to put you first in their lives. Yun ang gusto kong sabihin sa Panginoon. Yun ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na kinakailangan lahat ng bagay, everything, lahat ng bagay, lagay nyo ang Panginoon sa una. Kahit sa pera nyo. Sino dito ang maraming pera? May pera lang, may pera. Sino may pera? Ha? Sino magkakaroon ng maraming pera? Sino yung yayaman dito? Aba, hindi masamang yumaman. Ha? Sino yayaman dito? Ha? Okay. Pagka ikaw ay mayaman, ha? Pagka nakakuha ka ng pera mo, hindi. Ito pang Starbucks, ito pang ano, ito, ganyan. Hindi ganoon. Tapos, ito lang kay Lord. Tira. Pagka meron ka pera, kunin mo yung 10% nun, ito kay Lord. At ito, salamat Lord, binigyan mo ako ng 90%. Bakit? Badali yun. Yung 10%, sabi, bring back the tithes. Imagine, Cain at si Abel, sabi ng Bible, tinanggap ng Panginoon ang offering ni Abel at ni-reject niya yung kay Cain. Bakit kaya? Sige mo. Bakit kaya? Kasi sabi doon, sabi sa Bible, Cain gave an offering. Eh mo ngayon, parang rin naman, sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw. Parang ikaw lang yan. Cain gave an offering. Sabihin mo ulit sa katabi mo, parang ikaw. Not Abel. Ano ba ang nakalagay sa Bible? Abel gave the first. Ooh. Yung pinakamataba. Tignan mo yung katabi mo. Kasi niloloko ko kayo eh. Basahin natin. Yung pinaka mataba. Sabi siguro lang iba, Pasto, malinawin mo yan. O, mirang yan. Yari ka sa akin. Aya! Sabi dito, with help, sabi dito, Cain, sa verse, okay, now Abel kept flocks and Cain worked on soil. In the course of Cain's an offering to the Lord, amen. In course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions, the first fruit from some of the firstborn of his flocks. Tignan mo, nagbigay si Cain, parang ikaw, sabi ko ulit, nagbigay, parang ikaw. Subalit si Abel, nung binigay, ang unang binigay ay yung mataba. Yun ang unang binigay. Binigay yung, kasi hasyendero si Abel, si Cain ay farmer. Yeah, farmer siya. So, binigay yung mataba at yung una, firstborn. And so, the Bible says, sabi ni Lord, ang sabi ni Lord, Abel, I will bless, and Cain, I hate Cain. Kasi ano mo, bakit tira-tira ang binigay sa Panginoon? And so, when we talk about being the first, we should put Him first in our lives. Amen. Ibigay mo lahat, ibigay mo sa Panginoon. Dahil hindi naman sa'yo yan eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa'yo yan. It's not yours anyway. Alam niyo ba yung buhay mo? Yes, yung, listen, yung winawaldas mong buhay, hindi sa'yo yan. It's not yours. There will be, there are limitations, and there will be that
parang moment in time na magkakaroon ng period dyan sa iyong buhay. At sisingilin ka ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa iyo? It's not even yours! Alam mo, pag nagtrabaho ka, sabihin mo, ay, ngayon, wala pa akong pera eh. Pero pag nagtrabaho na ako, Lord, magbibigay ako. Subukan mo magtrabaho, sino dito nakahawak na ng 50,000? Pag binigyan ka ng 100,000, sabihin ko sa'yo, manghihinayan kang ibigay yung 10% nun. 10,000. Why? Bakit ka manghihinayan? Alam mo bakit? Malaki kasi masyado eh. Pero dapat nagsisimula ka ngayon pa lang. Sa bariya-bariya, nagsisimula ka. Lord, binigyan ako ng 100. Ha! Bigay ko sa'yo 10 piso. Lord, binigyan ako ng 1,000. Bigay ko sa'yo 100. Malaki kasi ng palaka yun eh. Kaya, pagka nagtrabaho ako, Lord, ibabalik ko sa'yo yung 10%. Eh kaso, inoperan ka ng trabaho, 1,000,000 sa isang buwan. Alam na this. Diba? It's not even yours. Diba? Rekta na. Rekta mo. Amen. Amen. Rekta mo. Yun yung iniimang sabihin. Ibigay mo agad kasi hindi sa'yo yun. Period. It's not yours. Alam mo, marami ako natutunan sa mundo at isang ang hirap matutunan ay magbigay ng 10%. You know why? Kasi hindi natin inagisnan yon. Pero kung iisipin mo hindi sa'yo yon, then madaling ibigay. Now, introduction pa lang yun. Okay, pupunta na ako dun sa ito. If you have your Bibles with you, I want you to open it in Genesis 32. Ito yung ating gano'n ngayon. God first. God first. The first month of the year should be for God. Amen. Now, tomorrow, magsisimula ang 21 days fasting. Sino sasali? Sasali ako. Ha? Ako sasali. Sasali ako. Excited ako dito. Tinan mo yung katabi mo. Mukha na ba kailangan niya mag-fasting? Ha? Sabi mo. Tingnan mo. Mula. Tumingan. Sis, okay, bro, kailangan mo ng fasting. Gano'n mga gano'n, di ba? Sabi siguro ng iba, bakit pa ako pumunta-punta dito? Umihira si pastor, umihira yan. Anyway, okay, ano man, nung tinignan mo, huwag ka magpa-fasting. Delikado. You see, the first thing that we need to understand about having God first is that having an encounter with God. What do I mean? Having that face-to-face encounter with God. Alam niyo, may kwento dito sa Bible, ang kwento ni Jacob. Si Jacob, ang kapatid niya ay si Esau. Now, dahil kapatid niya si Esau, etong nangyari sa kanila. Supposed to be, si Esau ang magmamana doon sa lahat ng mga kung anong meron yung tatay nila, si Isaac. Kaya lang si Isaac, nung time na yon ay bulat na. Hindi siya makakita. Ang pagkakaiba ni Esau at ni Jacob, si Esau, balbon. Ha? Si Jacob, makinis. Si Esau ay hunter. Si Jacob ay nagluluto. Pero masarap mag-soup si Jacob. One time, gutom na gutom si Esau. Ang ginawa niya, pumunta siya doon kay Jacob, bigyan mo ako ng soup. Etong si Jacob, sabi niya, bibigay ko sa'yo, pero ako na yung panganay. Alam niyo ba na kambal sila? Nung pinanganak sila, hawak-hawak ni Jacob, yung paan ni Esau. So, ako na panganay, dahil gutom siya, sige, ikaw na panganay, ano yung soup? Isipin mo, pinagpalit niya
yung kanyang birthright. Ang birthright sa Bible ay napakahalaga. Kasi, ganito yan. Kaya siya mahalaga. Kung tatlo kayong magkakapatid, katulad yan, mayaman ang iyong tatay, tatlo kayong magkakapatid, paano hatihan? 50-50, ganun. Parang hinati mo yung isang pay, hinati mo sa tatlo, ganun. Diba? It makes sense, diba? Kaso hindi ganun. Ha? Ganito yun. Isang pay, hinati sa gitna, ito sa panganay, paghatiin yung dalawa, yung kalahati. Ganun yun. Ha? Ganun talaga ang dapat kasi yung panganay siya. And so, bulag si Isaac, favorite ng nanay si Jacob, ito nang nangyari. Sabi ni Isaac, anak, iso, paghanda mo nga ako ng soup ng ano, ng deer. And so, naghat si Isaac, si Iso, narinig ng nanay. Sabi ng nanay kay Jacob, magluto ka. Pumunta ka doon, magpanggap ka ikaw si Iso. So, nagpanggap siya, naglagay siya ng ano, ng fur. Nalaman ni Isaac, parang boses ni Jacob, pero katawan ni Iso. So, binless siya. Dumating si Iso, nalaman niya yung nangyari. Sabi, sino ka? Ito na lang yung blessing sa'yo. Ito yung second. Galit na galit si Iso, tumakas si ano? Jacob. To cut the long story short, bumalik siya doon sa place na kung saan yung dating, kung saan nanggaling si Abraham, yung kanyang lolo. Nanirahan siya doon, nagkaroon siya ng mga asawa at mga anak. Kasi kaya mga asawa, dahil niloko din siya doon. Nagkalokohan nga eh, di ba? Magkaloko talaga yung mga tao, yung magawa. And then after about 30 years, sabi ng Panginoon, itong sabi ng Panginoon sa Genesis 31, bumalik ka doon sa place na kung saan ka nanggaling. And so bumalik siya. Ito ang problema. Babalik siya at ang babalikan niya sino? Si Iso. That's a problem. And it's a big problem, you know why? Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang kapatid. Wala namang Facebook ng araw para alamin mo kung ano yung status. Ano, status. At galit pa rin ako sa'yo, humanda! Ganun, di ba? Na araw-araw nagpo-post, di ba? Pero hindi niya alam yung status. Pero sabi ng Panginoon sa kanya na bumalik ka. Sinabi ng Panginoon na bumalik ka. Supposed to be, si Jacob ay hindi natakot. Kaya lang, takot na takot si Jacob. Ito na ngayon. Dahil takot siya, nagpadala siya ng emisaryo. Alam niyo yung emisary? Yung ano, yung mauna ka doon. Tulad niya, katiwala niya. Dalit mo yung ano, dalit mo yung mga matataba na yan, yung mga ano, bigay mo yan kay, bakit puro matataba ngayon, ano? Kasi 2018, di ba, mayayaman tayo, madadami, malaki tayo, okay, eto na ngayon, dalit mo kay ano, dalit mo dun, kay, mauna ka, unahin mo na yan, ibigay mo lahat yan kay Iso, sabihin mo, darating ang kanyang kapatid na si Jacob, di ba? Parang ano, muna, pagpalubag loob. Mamaya, patayin pa ako nun eh. Kasi kinikilangan siyang bumalik. Dahil wala na siyang titiran eh. Kinikilangan niyang bumalik. Pero mayaman si Jacob. So, babalik siya. Ito na ngayon. Habang papalapit siya na papalapit, lalong tumitibok ang kanyang puso. Crazy. Sinabi ng Panginoon na bumalik ka, pero takot siya. Kayo, palagi ba kayo natatakot kahit na alam mo na ginagawa mo? Kung tama ang ginagawa mo at sinabi ang Panginoon na gawin mo yon, bakit ka natatakot? You know why? Because ang kaaway gusto kang takutin para hindi ka umunlad. Alam mo ba yun?
Kailangan ka ng kaaway, kailangan mahiya ka, alam mo ang hiya, yung totoong hiya, yung nahihiya ako na, alam mo ba na galing sa kaaway yun? Galing sa demonyo yun para hindi ka umulat. Alam mo ba ang takot ay galing sa demonyo? Kung natatakot ka sa mga bagay na ikauunlad mo, pero ayaw mo siyang kausapin dahil natatakot ka, o ayaw mo kausapin yung tao yun dahil nahihiya ka galing sa demonyo yun. Kaya dapat maging walang hiya ka. sa takot siya, even though God told him. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Huwag kang mahihiya. Huwag kang matatakot. Ngayon, 2018, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya. Pambihira naman, teacher mo lang, hindi mo makausap. Bakit? Natatakot ka? Principal lang ng ano, ng school mo, hindi mo malapitan. Bakit? Nahihiya ka? Alam mo yung principal nito, yung mahihiya na. Sino dito yung mga tiga, ano? Highway Hills. Kamukhang hindi pa ni Gonzales yung ano eh, yung principal eh. Baklase, pagpasok ko talagang hindi humingit eh. No, hindi ko alam kung ano nasa isip eh. Talagang yung bagsik ng mukha eh. Hindi mo niya sasabihin niya. Hindi ka na makakatalag. Bagsik ng mukha ng principal niyo. Pero nararamdaman ko, alam mo nararamdaman mo habang lumalapit ako? Parang kinakabahan ako dito. Pero naalala ko, ang kaba pala ay sa demonyo. Hindi ako pwede pumasok dito kung hindi niya ako bibigyan ng pass, di ba? So, linakas ang tulog ko. Sabi mo sa katabi mo, laging malakas ang loob. Dahil kay Kristo, kung kay Kristo ito, lakasan mo ang loob mo. Kung ito ay para sa pangarap mo na binigyan ka ng Panginoon ng pangarap, then lakasan mo ang iyong loob. Amen. Maging walang hiya ka. Ang ibig ko na sabihin, tanggalin mo ang hiya mo. Tanggalin mo ang takot mo. Dahil walang idudugtong sa'yo ang hiya at ang takot mo. Amen. Tignan mo yan kung mukhang yan. Yung walang katrimo. Lakasan mo ang loob mo. You have only one chance. Sabi mo, one chance lang. Ha? Pagkatapos nito, wala na. And so, when we look at it, Jacob himself was so afraid with his brother. And so, ang ginawa niya, skip, padala mo. You know, what's really odd about this story? The opening of Genesis 32, alam mo kung ano nangyari? Nakasalubong niya. Alam mo kung ano nakasalubong niya? Anghel. Nakakita ka na ng anghel? Ha? Sino dito nakakita na ng anghel? Ha? Wala pa? Gusto niyo makakita ng anghel? Tapos yung kamay niyo. Tingin kayo sa kapan. Okay. Okay. Ang anghel, okay. Nakakita siya ng anghel. Can you imagine, Jacob, who was so afraid for his brother, or for him, he was so afraid, and then nakakita siya ng angel. Pinangalanan niya nga yung place na yun eh. And then after that, nakita niya, nanalangin siya. Alam mo pa nalangin yan. You know why I'm very particular about this story? Kasi tayo, kung meron tayong gagawin muna natin lahat bago tayo mananalangin. Ganun din si Jacob. Hindi niya nilagay ang Panginoon sa umpisa. Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon. Pumunta ako, Lord. Pero hindi niya binigyan ng priority yung tinatawag na issue sa kanyang inside. Takot siya eh. Duwag siya. Naduduwag ako, Lord. Mahirap bang aminin yon? Boys, mahirap bang aminin yon? Mahirap ano? Lord, naduduwag ako. Ha?
natutuwag minsan tayo. So, sabi ni Jacob, Lord, natutuwag ako. Natatakot ako kung anong pwede saan gawin ng aking kapatid. Saka lang siya nalalangin. Tagal kong nag-travel, saka ka lang nalalangin. Nung nalalangin siya, gumawa siya ng strategy. O sige, maghiwa-hiwalay tayo. Para kung sakasakaling atakihin. Kasi dumating eh. Ang sabi sa kanya, sasalubungin ka ng kapatid mo si Iso. May kasama 100 men. O sige, hasi-hati tayo. Natakot siya. And then, on that particular day, nung si Jacob ay nag-isa, gabi, dumating ang isang anghel na kaakala niya ay anghel at nakipag-wrestling siya doon sa anghel. Sino dito nakikipag-wrestling? Sino yung gusto niyong ka-wrestling dito? Kuya Nick, gusto mo bang ka-wrestling, wrestling match? Hindi ko alam kung paano yung mga wrestling match eh. Pero, nakipag-wrestling siya. Na inaakala niya ng heaven, pala ang Panginoon ang ka-wrestling niya. Batin dito dahil, alam mo kung sino panalo? Gusto niyo malaman kung sino panalo sa wrestling match ito? Si Jacob. Nagkaroon tao ang Panginoon. Pero napakalakas ni Jacob. What do I mean? Ang lakas ni Jacob na hindi siya kayang pwede, siguro hindi niya ginamitan ng supernatural power. Yung physical lang ng strength ng isang human. Pero ang lakas ni Jacob. Napakalakas ni Jacob. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, hinawakan yung tadyang niya at na-dislocate yung kanyang joint dito. Pero hindi pa rin niya, talagang hinawakan pa rin niya. Sabi, let me go, sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi ng ni Jacob, I will not let you go until you bless me. He came face to face with God and he was asking for blessing. Anong significant ng blessing? Alam mo, ang pagpapala ng Panginoon ay gayon na lamang. Na ang pagpapalang ito ay pwedeng ay ikasasatisfy mo. And so, sabi ng Panginoon sa kanya, what is your name? Pwede naman tayo sa what is your name na to. Sabi na, I am Jacob. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Jacob? Ang ibig sabihin ng Jacob ay deceiver. Mapaklit lang. Sabi ng Panginoon sa kanya, so, simula sa araw na ito, ang iyong pangalan ay hindi Jacob. Ang pangalan mo ay Israel. Kaya pala yun ang pangalan ng Israel ngayon. Alam nyo na, di ba? Alam nyo na pangalan na. Kung bakit yan ang pinangalan kay Jacob yan, Israel. At ang sabi niya, sabi ni Jacob, papangalanan ko ang place na ito na Peniel. Dahil nakipagtagpo ako face to face sa Panginoon at hindi ako namatay. Alam niyo ba, pagka nakita mo ang Panginoon na buhay ka ngayon, parang ito ay kamamatay mo. You see, do not fear. When in fear, pray first. Amen. When in fear, pray first. You will work the right strategy if you pray first. Magkakaroon ka ng tamang strategy kung ikaw ay mananalangin muna. Amen. Huwag mong i-skip ang panalangin mo sa mga strategy na sa isip mo. One time, sabi ng isang nasa cell group ko yun, katal na ito, sabi niya, Pastor, mayroon naman ng pera.
O bakit? Malaki yung hinihiram niya. O bakit? Eh kasi, yung pinagkakautangan ko, eh, kailangan ko ng bayaran ngayong araw na to. Ngayong araw na raw dito eh. Hanggang ngayong araw na lang eh. Eh kaya pala ganyan ang mukha mo kanina pa. Sabi niya sa akin, o pastor, mga pwede naman ano, mabayaran ko rin sa'yo, pastor. Sabi ko, wala akong ganyan kalaking pera eh. Prayer, meron ako. Pastor, what eh, yung nagpe-pray, kanina pa ako nagpe-pray. Sa'yo ako nilid ng Panginoon. Sa'yo ako nilid ng Panginoon. Namin pa rin si Lord, pangihiran to, nangihiran to ah. O, nilid ka nga, para mag-pray tayo, tara, pray tayo. Pinanalangin ko siya. And then sabi ko sa kanya, o puntahan mo yung ano mo, yung pinagkakautangan mo. Pasto, wala ako yung baba. Huwag kang magkalala. Puntahan mo, sabihin mo sa kanya, ganito, ha? Babayaran mo, kailan ka pwede magbayad? O, pasto, siguro sa katapusan. Babayaran mo sa katapusan. O, sige, punta ka na. Pasto, hindi na nalangin na tayo, punta na. After that, bumalik. Bumalik siya. Dumating na ang ngiti. O, bakit ka nakangiti? Binayaran mo lang. Sabi ko, oh no, anong sabi niya? Itong sabi nung tao, sabi niya, alam mo, pastor, nangyari? Hindi nga, kaya ako nga tinatanong. Alam mo yung nangyari, pastor? O ano yung nangyari? Sabi niya, wala yung pinagkakautangan ko. Not out of the country. Ha, talaga? Isang buwan daw siya. Oh, di okay. Ha? Oo nga, pastor. Ang tagal kong natatakot ako ng ilang araw, pero wala pala yung ano, hindi pala ako pwede magbayad kasi wala siya. Tuwa-tuwa siya. Ang ibig sabihin nito, you should pray first. Takot ka? Takot ka na kaya hindi ka pala nalalangin. Ano mangyayari sa'yo? This 2018, you should pray first. Sabi mo sa katabi mo, pray first. And then, wrestle with God in prayer. You should wrestle with God in prayer. Alam nyo ba na ang prayer ay parang wrestling match? Ha? Pag nalalangin ka, matindi ang panalangin eh. Lord, take what's good in Jesus' name. Pray. Amen. Lord, thank you for this day. In Jesus' name, pray. Amen. Lord, thank you. In Jesus' name, amen. Amaya-maya, in Jesus' name, amen. Amaya-maya, Jesus na lang. Kasi wala, natakot na. Ang problem is that we are more of a parang casual prayer. Casual na lang yung prayer natin minsan eh. What we don't do is that to wrestle with God in prayer. Sabi ni Jesus Christ, when you pray, go to your room, close the door behind you, and pray. Pray inside your room to the Father that is unseen. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, you wrestle with Him in prayer. Ano ang kailangan mo sa Panginoon? Isulat mo. First thing that you need to do is that list down all your concerns. May listahan ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, may listahan ka ba this year? Baka listahan kay Santa Claus yan. Bad news yun. I made a list. It's a four pages na list. Hindi pa ako tapos. And this list, bukod sa meron kang list, it should be specific. Be specific. Alam mo kung bakit specific? One time, meron isang tao na nalangin, Lord, bigyan mo naman ako ng pera itong araw na to. So nalalangin siya simula umaga, tanghali, at nung hapon, nalalangin siya, Lord, nasa na yung pera? So dumating siya, bumaba siya sa tricycle, at pagbaba niya ng tricycle, nakapulot siya ng piso. Nakapulot siya ng piso. So okay lang, chill-chill lang. So kumain siya, nung pagdating niya ng prayer time niya, Lord, magbihira ka naman. Sabi ko, bigyan mo ko ng pera ngayong araw na to. Sinisip pa si Lord. Sabay dumukot sa kanyang bulsa. Nakapanya piso.
Ano ibig sabihin? Binigyan siya ni Lord ng pera. When you pray, be specific. Magkano ang kailangan mo? Amen. Ano ang kailangan mo? Gaano kataas yung grades na kailangan mo? Huwag naman 101 dahil imposible yun. Ha? You need to understand that specific prayer works. Lord, bigyan mo naman ako ng girlfriend. Binigyan ng girlfriend, ayaw. Yeah. Lord, bigyan mo naman ng boyfriend. Binigyan ng boyfriend, ayaw. Samahan mo ng specific, di ba? Lord, bigyan mo ako ng ano, dibali ng ano, dibali ng maputi, basta maganda, Lord. Pwede ba ganun? Ha? Lord, dibali ng mayaman, basta ba ako? Mga ganun. Pwede ba? When you pray, be specific, amen. Tama ba? Pero pagka gagawa kayo ng listahan, huwag yung mga ganun, ha? Example lang yun. Be specific and then continue praying until you have faith in God that He will answer your prayer concerns. Paano yun? It's a wrestling match. So, kinikilangan sa wrestling match, kinikilangan mapindown mo yung kalaban mo. Tama ba? Yung maibagsak mo sa floor yung kalaban mo. Sa wrestling match, di ba? Nakapanood na kayo ng ganon? Huwag kayong masyadong manood ng ano, WWF. Walang kwenta yun. Ah, yung mga gumaganong-ganon na ano, wala yun. Ah, kalukuhan yun. Yung mga gumaganong-ganon, wala yun. Yung wrestling match na pinipin down sa floor, yun. Sa Olympics, ganun yung ano, yung wrestling match. It's a wrestling match. So, continue praying. Sabi mo, continue. Sabi mo, continue. You continue praying until your faith. Hindi ano, until it's already answered, ah. Until your faith. One time, meron akong prayer na sana hindi mangyari dahil kinakabahan ako. Nakawala ko na sa akin ng prayer na gano'n. Ha? Yung mga tipong, sana hindi magalit si mama. Sana hindi magalit si mama. Yung mga gano'n, diba? Sana hindi magalit si mama. Yung mga gano'n, diba? Ganito klase yung prayer na yun. Diba? Kinakabahan ka. One time, meron akong sitwasyon na gano'n. Kinakabahan ako. By the way, lahat ng kaba nyo, hindi totoo yun. Lahat ng mga worry ninyo, tanungin mo yung mga matatanda dito, sabihin ko sa inyo, lahat ng mga worry nyo, hindi nagkakatotoo. Okay, hindi magkakatotoo yun. So, meron akong worry nung time na yun, nanalangin ako, Lord, kinakabahan ako, sana hindi mangyari ito. In Jesus' name, amen. Casual na naman. Labas ko, paglabas ko, kinakabahan ulit ako. Lord, anong gagawin ko? Alam mo, ang in-impress sa akin yung spirit, bumalik ka doon. Saan, Lord? Doon sa prayer chamber mo. Hindi bumalik ako. Ano gagawin ko dito? Sige, manalangin ka hanggang meron, hanggang magtiwala ka sa akin. Lord, manalangin ka hanggang hindi ka nagtitiwala sa prayer mo sa akin, huwag kang lumabas dyan. Alam mo prayer ko? Lord, sorry. Dahil ibinigay ko na sa inyo ito, dapat nagtitiwala na ako. Kung sa tingin mo, hindi sasagutin ni Lord ang prayer mo, huwag kang manalangin. Subalit kung mananalangin ka rin lang naman, maniwala ka na rin. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka na kasi. Ngayon, kung mananalangin ka, umupo ka, lumuhod ka, punta ka sa floor, Lord, kinakabahan ako eh. Pero alam ko may gagawin ka, Lord, na hindi mo ako ipapahiya. Gaya ng panalangin ni David. Ganun si David ang pray. Kaya, Lord, paglabas mo dito sa pintuan yan, Lord, alisin niyo po yung kaba ko. Dahil alam ko may gagawin kayo. In Jesus' name. Amen. And so, tumayo ako. Lumabas ako. Alam mo, after that, paglabas ko, may sagot na si Lord. Alam mo yung sagot niya? Hindi na mangyayari yung problema mo. It's all about faith. Manalangin ka. Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka.
magtiwala ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hold on to His promises. Sabi ng Panginoon po, kay Jacob, pumunta ka doon. You should hold on to His promises. Sino dito ang maraming alam na promise ni Lord? Mag-download ka. Alam mo yung... Sinong gumanda? Alam niyo yung application ng Google? Alam niyo yan? Ayan. I-type niyo doon lang, God's promises. Type niyo lang, subukan niyo lang i-type, ha? Yun panghawakan ninyo. Amen. Ha? You need to understand that there are a lot of promises na binigay si Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Kahit anong pangako niyan, ha? Mahirap ang isipin na kaya niyang gawin. Pero si Lord, pagka nangako, then mangyayari. Amen? So magtiwala ka sa Panginoon. Have a genuine Peniel experience. Peniel experience. Come face to face with God. This 21 days fasting and prayer, kung yung iba hindi kaya mag-fast, ganito lang. Mag-pray ka na lang. 21 days ito, 3 weeks ang prayer time natin hanggang January 28. January 28 ay Sunday. Pumunta tayo lahat dito, mag-celebrate tayo. But I tell you, without prayer, walang mangyayari sa atin sa buong taon. And so we will pray. Ha? Ang sinasabi natin is that kinikilangan natin magkaroon ng genuine face-to-face with God. Genuine Peniel experience. Yung experience na kung saan nakita mo si Lord at binago ka ni Lord. Amen. You see, fasting and praying is not about what you want in life. Fasting and praying is about having that genuine fellowship with God. It is for your own sake. Kinakailangan mong harapin ang Panginoon. Kinakailangan pakipag-usap ka kay Lord. Pakipag-usap ka naman. So these 3 weeks, ilalaan natin kay Lord. Ito yung 3 weeks na to. Kami, yung iba sa amin, isang meal, isang araw. Yung iba sa amin, 2 meal sa isang araw. Yung iba sa amin, ang gagawin ay, ang kanilang fasting ay social media. Hindi ako titingin sa Facebook ko, tsaka sa Instagram ko, tsaka sa Twitter. Hindi ako titingin sa lahat yan. It's all about how you can give up to God. Have a genuine Peniel experience by losing something you want. Sa sobrang lakas ni Jacob, pumunta siya kaya ng, I remember yung kwento, siguro na papatay na sana ni Esau si Jacob, kaya lang, nung nakita niya si Jacob, ganito maglakad. Ganito maglakad. Sabi ni Esau, ano yan sa'yo? Pilay na ako eh. Pilay ka naman, kawawa ka naman. Siguro na awa si Iso sa kanya. Pinilay ni Lord para maawa sa kanya. Hindi siya pinatay. And so, have that, by losing something you want, what do you want in life? Hindi mo ba kayang i-give up isang pagkain para kay Lord? Hindi mo ba kayang i-give up ang social media para kay Lord? Hindi mo ba kayang i-give up ito? Kasi, if you want to put God first, then He should be the first. Amen. Amen. Ha? Kahit ano pa yan, wala yan. Kahit boyfriend ko pa yan, first muna si Lord. Kahit girlfriend ko pa yan, si Lord muna. That's the 21 days fasting. Rend your hearts to God. Ibigay mo lahat. Face to face with God means no destruction. Huwag kang pupunta ng iyong prayer chamber, ng prayer time mo, dala-dala mo cellphone mo. Iwan mo ang cellphone mo sa labas. I-off mo kung kinakailangan, lagay mo sa silent mode. Kasi pagka tumunog yon, iniisip mo na naman, ano naman kaya, sino naman kaya yun? Ilayo mo. Huwag mong out of sight lahat yan.
kabilang una dalawa ni Lord niya. Pag binigay mo ang January kay Lord, ang February hanggang December, I tell you, mamamangha ka dahil binigyan mo siya ng priority. 21 days fasting starting tomorrow. Mamaya kung lalabas ako ng ano, hindi namin nagawa dahil nasa pinyal kami or overnight. Pero later on, lalabas natin yung mga guidelines for fasting. And I want you to know that I am so excited about this fasting. You know why? Because 2018, natuwa nga ako sa date eh, January 8 to 28, 2018. And you know what? What number, the significance of number 8? Ito yung sasabihin ko ah. 7 is the number of completion. And 8 is the starting ano number. You can start all over again. Oh, pwede kang kumanta, no? And now I'm starting over again. Habang umapasok ka sa prayer chamber mo. And now I'm starting over. Slow motion pa. Pagdating doon, i-asma mo eh. Lord, tayong dalawa. Tapos tatawagin ka na nanay mo. Ay! Hindi ka dito! Nananalangin ako! Ganun, di ba? Nananalangin po ako! Sabihin niya sa'yo, mamaya na yan! Hindi ako pwede, pinapanalangin ko po kayo! Alam mo ba? Wow! Tomorrow, as we start our 21 days fasting, I want you to have this. I want you to enjoy. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Gusto kong i-enjoy niyo yung fasting. Pastor, paano kung nakaligtaan ko sa isang araw? It's okay. Ito ay huwag kang, at ang isa sa bibirin ko sa inyo, huwag kang magigilty. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magigilty. Walang guilty feelings dito. Okay lang, okay lang. Ha? Okay lang, mahal ka pa rin ni Lord. Hindi ka tatakwil ni Lord. Tandaan mo yan, ha? Mahal ka pa rin ni Lord. Paano, Pastor, kung nagsimula ako ng isang ano, hindi ko na kayanan. Gusto ko lang kumain. It's okay. Huwag ka magigilty again. Okay? Ang gusto kong iparanas sa inyo ay yung tinatawag na joy na kasama ang Panginoon. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung walang hanggang ngiti, yung pagpasok mo nakangiti ka, paglabas mo nakangiti ka, pumunta ka sa school mo nakangiti ka, pinapagalitan ka na ng teacher, nakangiti ka pa rin. Yung mga ganun, di ba? Ang nasa isip mo palagi si Lord, hindi mo naisip yung sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Nakangiti ka dahil yung joy na nararanasan mo during the time na encounter mo, yung penial experience mo kay Lord, yung January 8 to 28, ibinigay mo kay Lord, at alam mo na ang buong taon mo, it will be a success. Amen. Amen. Tayo natin. Amen.